Sinira ng Bureau of Corrections ang mga nakumpiskang kontrabando sa loob ng Bilibid. Hindi naman nakaligtas sa sermons ni Bucor Chief Gerald Bantag ang mga pasaway na kawani ng ahensya. Nagbabalita si Justine Punza lang. Sabay-sabay na winasak ng Bureau of Corrections ang mga kontrabandong ito na kanilang nakumpiska mula sa mga sinirang kubol sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayon kay Bucor Chief Director General Gerald Bantag, pinakamarami ang sinirang mga cellphone at sigarilyo. Mayroon ding mga patalima, manlalaswang magazine, DVD at iba pa mga gadgets gaya ng laptop. Ayon kay Bantag, naglalaro sa 4,000 piso ang bentahan ng bloke ng tabako sa loob ng kulungan. Kaya kung irerepack ng mga inmates, aabot sa 50 pesos kada stick ang bentahan nito. Pero mas mahal daw ang bilihan ng cellphone. Natuklasan daw niya ito matapos tangkang bilhin ng isang Chinese na inmate ang lumang cellphone ng isang colonel ng NCRPO. Binibili yung cellphone niya na magkano lang ang worth. Old na yon. Mga siguro wala pang 15? Mayroon. Mga 9,000, sir. Mga 9,000 yon. Pero old na. Kasi ginagamit niya eh. Binibili ng Chinese ng 150. Nung ayaw niyang ibigay ni Colonel Santa Maria yon, NCRPO yon, hindi na kami. Siyang may experience noon. Ginawa ng Chinese, sige 200. Nagalit na yung si Colonel. Kaya nga kung hindi ka nga magre-resist o kaya hindi ka maging matibay dyan, wala na. Bagaman maraming cellphone ang sinira, ilan sa mga ito ang itinurn over sa mga police dahil sa intelligence value. Aminado naman si Bantag na nababagalan siya sa pagsasaayos ng ahensya. Kaya kung tatanungin daw siya, gusto niyang i-professionalize ang Bucor para matiyak na walang korap na magtatrabaho rito. Binantaan niya rin ang mga mananatiling pasaway na empleyado. Aasahan ninyo na marami pang marirelieve dito na hindi angkop sa pagbabago. Dahil dito, inamin din ni Bantag na meron siyang natatanggap na banta dahil sa internal cleansing ng Bucor. Pero ipinagkibit-balikat niya lang ito. Ang katapat na lang natin dito, buhay. Tapos na. Diaway na lang tayo, ganun. Mauna sila, mapatay nila kami. Di, siguro yun ang tuldok namin. Di ba? Pero hindi naman titigil ang government. Marami pa namang may ayaw ng illegal na droga. Eh. Di ba? Marami pa rin papalit. Pag wala na kami. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5.